television at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Ako, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At nagbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At nagbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At nagbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At nagbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At nagbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At nagbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At nagbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At nagbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At nagbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Tao
po, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At nagbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At nagbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya. Tao Po! Handa na po ba ang medianoche ninyo, mga kapamilya? Ito ang ambag namin sa selebrasyon ngayong gabi. Mga natatanging kwentong tiyak na bubusog din sa inyo. Balikan ang kwento ng mga celebrity na may natatanging istorya ng pagbangon. Humanga sa mga kwento ng pagmamalasakit, hatid ni Jeff Canoy. Humugot ng inspirasyon sa mga kapamilya nating PWD sa kwento ni Kabayan Dolly De Castro. Lahat ng yan dito lang sa Tao Po! Tapos ng 2023, ating balikan ng ilan sa kwento ng mga celebrity na nagpatuloy sa atin sa kanilang tahanan at nagbahagi ng kanilang karanasan na nagpantig, nagpangiti at nag-iwan ng mahalagang aral sa ating programa ngayong taon. Narito ang kanilang natatanging kwento ng pagbangon. Tao Po! Hello! Hello, 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 Miss Kuna. Ay, ako! Hello! Hello po! Welcome po, Miss Bernadette! Ngayong taon, iba't ibang personalidad ang ating binisita. Misteryo! Wait lang. 5, 6. Sabi ko, una, kaliwaan ba? Kahambi mo ako! Kabilang ang mga celebrity na nagpatuloy sa atin, hindi lamang sa kanilang tahanan, kundi nagpasilip na rin ang kanilang tunay na buhay sa likod ng kamera. Hello po. Sorry. Thank you, ha. Agosto nang ma-interview ko ang aktres na si Sunshine Dizon. Isang ina, ikinuwento niya sa akin kung paano niya pinapalaki ang dalawang anak. Tough love daw ang approach niya. There are times that I really have to, you know, discipline and let them understand what life is about. Yung other side naman is sobrang spoiler ako. The star for movie actors of the year goes to Miss Sunshine Dizon! Makulay ang karera ni Sunshine sa showbiz. Itong baklag to, ini-eme-eme ako. Sabi pa namang gagawing 3 times a week yung dialysis ko. Na-diagnose si Sunshine na mayroong post-traumatic stress disorder, major panic disorder, at social anxiety disorder na matapang niyang nilalabanan. Surprisingly, sa tagal ko sa showbiz, nagkaroon din ako ng social anxiety. Pag marami na pong masyadong tao na hindi ko kilala at nakukuyog ako, parati po akong nagkakaroon ng panic attack. My hands would shake, I would be very nervous, and sometimes I can't breathe, like para akong na-choke. Sumasa ilalim si Sunshine sa therapy at medication. Hindi naging madali ang lahat pero hangad niya na magsilbing inspirasyon sa ibang may pinagdadaanan tulad niya. Ang kanyang kwento ng pagbangon. Mula acting, lipat naman tayo sa hosting. Binisita ko noong Agosto si Karen Bordador sa kanilang bahay sa Makati. Hello, Ate V! Welcome! Hello, hello! Kasagsagan noon ng kontrobersya na kinasasangkutan niya ng mag-host para sa event ng isang sikat na Korean actor at singer. Naging matagumpay ang fan meet ni Seo In-guk. Marami ang pumuri sa hosting skills ni Karen. Pero kasabay nito,
ang bashing. I don't think I did anything offensive that day. The crowd was happy. So I really don't know why I got a backlash. Sabi sa akin, magkano binayaran mo sa organizer? Huh? Ako pa talaga magbabayad? Hindi kasi si Karen ang first choice na mag-host ng event. May redemption ba doon sa iyong pagkaka-bash ng mga tao sa'yo? I think so, yes, definitely. It's just that people start off kasi judging, you know, things they don't understand. And redemption-wise, then they realize, oh nga pala, she really hosts, so why are we gonna bash her? She didn't steal a job. That's not me. Ang radio DJ na si Karen Bordador. Dahil sa nangyari, may mga taong inungkat ang kanyang nakaraan. Kasama na dito ang pagkakakulong niya noong 2016. I came out acquitted. Parang pinaghirapan ko na nga na ipakita sa buong mundo na you're innocent. Tapos biglang ililabel ka pa. Ako si Karen Bordador, ang Miss Brightside ng Makati! Sa kabila ng mga mabibigat niyang hamon sa buhay, nananatiling matatag at masayahin ang Miss Brightside ng Makati ng PBB. In every bad situation naman, we find learning, diba? People will eventually realize what's the truth. I'm just grateful for every opportunity to have the trust. Ako si Aljon, ang shy charmer ng Pampanga. Mula din sa bahay ni Kuya ang housemate na dinayo ko pa sa Makabebe Pampanga noong Setyembre. Hi! Hello po! Hello! Gano'ng kataas ba tubig dito? Hanggang dito po. Hindi pangkaraniwang problema sa pamumuhay ang nadatnan ko sa lugar ni na Aljon Mendoza. Ngayong taon lang nang palubugin ng dalawang bagyo ang kanilang probinsya na agad isinailalim sa state of calamity. Maraming dahilan kung bakit bumaba sa Pilipinas. Pero madalas, dahil ito sa kapabayaan natin. Gumawa siya ng video na in-upload sa kanyang YouTube para iparating sa publiko ang kanilang kalagayan. Kumusta naman ang reaksyon ng mga tao? Madami pong nalungkot, naawa. Ang dami din pong nagulat. Kasi hindi po nila daw akalain na may mga gantong nangyayari pala sa mga ibang lugar sa Pilipinas na parang hindi daw po napapansin. Basta umulan lang po eh, magsistay yung tubig eh. Sakay ng bangka, nilibot namin ang kanilang lugar para makita ang laki ng pinsalang dala ng baha na halos hindi humuhupa. Sa aming pag-iikot, naibahagi sa akin ni Aljon na wala pang long-term na solusyon ang napapatupad sa kanila noon. Tanging mga dike muna ang nagsisilbing panangga para sa pagtaas ng tubig. Ano nga bang perspective mo sa ganitong kalagayan ninyo? Yung mga tao dito sa Naynay. Pero for me, may sana better for us. Para sa akin, mahalaga magkaroon ng opinion, lalo na sa lipunan. Kasi doon ka nakatira eh. Naapektuhan yung buhay mo eh. So, hindi naman porque may opinion ka is goal mo nang manise o magreklamo. Sometimes gusto mo lang din naman ng for betterment, di ba? Bago pa mahuli ang lahat. Bago pa mabura ang bayan na kinalakihan ko at minahal ko. Napahanga ako ng batang ito. Kahit na literal na bagyo ang kinakaharap ng kanyang komunidad, patuloy siyang umaasa at tumutulong humanap ng paraan para sabay-sabay silang makaahon. Tao po! Hello po, Miss Bernadette. How are you? I'm good. Dumadaan din sa unos ng buhay si Trina Candaza nang nakilala ko siya noong Oktubre. I tried naman na mag-stay na. Pero syempre, mararamdaman mo at mararamdaman mo talaga kung may pain. Bilang single mother, kinailangan ni Trina maging matatag para sa munting anghel na umaasa sa kanya. Normally nga, tumatapang daw pagdating din na. Totoo po yun. Sobrang iba ako before Miss V. Talagang... Ano, naiyak na? Wait lang, Miss V. Ayoko na kasi umiyak eh. Marami raw siyang natutunan bilang solo parent kay Mithi. Mas inuuna niya ang pangangailangan ng anak kaysa sa sarili. Tinitiis ko talaga, Miss Beat. Nagtitingin na lang ako sa ano, sa kung ganda ng bag. Sinisave ko na lang. Pati ito ang negosyo. Oh, ayun yung heart. Ay, grabe. I'm so proud of you. So, dito yung mga stocks ng perfume. And ayun naman yung cart namin for events. Amethyst. Amethyst. Ang
ang mga naipon, ipinasok niya sa negosyo ngayong taon na naging hudyat ng kanyang pagbangon. Madaling sabihin na kayanin eh. Pero siguro, ang naging motivation ko para mag-move forward is ganito pa ba ako after a year? So parang sabi ko, of course hindi. Baka mas fresh na ako after a year. Siguro yung ngayon na lang, sana maayos na for Mitchie. Yun na lang. Mitchie, anak, know that mommy loves you so much. Sa kanilang mga malungkot na karanasan ng pagkakadapa, I always knew in my heart. At nakakahangang kwento ng pagbangon, ipinapakita nilang anumang ningning ng kanilang bituin, sa huli, sila ay simpleng tao din. Ay nandito ka na. Sa aming pagbabalik, ang mga kwento ng pagmamalasakit sa kapwa. Huwag nang sayangin ang oras. Manood na sa mga sinehan. You really have to bring your whole family to see this film. To see is to believe. Marian reminded me of my hero, my mama. Umiyak ako dahil masarap yung pakiramdam nung after ko mapanood yung pelikula. Ang ganda, nakakalupasay. Sobrang galing po nila, my God. Nakaka-relate ako sa kwento. Ang sarap ulit-ulitin. Ulit-ulit. Rewind. Now showing. Salubungin ng 2024 kasama ang buong pamilya. Salubong 2024, the ABS-CBN New Year Countdown. Kasama sina Adrian Ayalin, Diego Cheres at Nix Bustos. December 31, Linggo, 11:15 p.m. Salubong 2024. Sama-sama tayong bumuo ng magagandang kwento. Spread the holiday vibes with the official Kwentong Pasko shirts. Now available for pre-order exclusively from our official licensed partner, Shirts and Prints PH, on all leading e-commerce platform sites. Maligayang Pasko, kapamilya! Kaisang dibdib, kabiyak ng puso. Mamahalin kita habang buhay. Ewan ko ba dyan kay Victor at kay Juliana? Ang babata pa, nagpakasal na kagad. Pangako mo rin, hindi ka nagagawa ng gulo. Tingin mo sa sarili mo, sa matalino ka sa akin? Ano, sexy ba, ha? Hindi ka ba talaga titigil? Hindi, bakit? Ala! Hindi na kita maramdaman! Iniwan mo ako mag-isa! Ang pangako, wawasakin ang panluloko. Pagpainan mo yung asawa mo. Lagi tayong sumasakay ng barko. Hindi mo alam kung anong ginagawang milagro niyan. Natalak. Biglaan yata yung uwi mo. Hindi ba na-promote na si Liana? Paano man lamang na-promote si Liana? Marami na nagbago, Victor, si Mara. Kapag ang asawa ay di na masaya, naghahanap ng iba. Magsisinungaling pa rin ba kayo? Umamin ka na! Ayaw mong tigilan yung magkapatid ko, ha? Hindi nun matatakpan ang lahat sa pagkukulang mo sa akin. Gawin mo ang lahat para maging mabuting tatay. Hindi ka magkakaalak sa kahit na sinong babae. Marami namang mag-asawa dyan ang hiwalay niya. Kaya makikiuso ka. Hindi ka na mahal ng asawa mo! Buong-buo mo nang papapanood ang panlilinlang sa telebisyon. Isang malaking pagkakamali itong relasyon natin.
but I chose to stay. Lin Lang, the teleserye version. Malapit na. The fight is on in 2024 for the new season of The Voice Teens. Let your voice be heard and get ready to audition. Like and subscribe to ABS-CBN's official The Voice Teens social media accounts. Be updated on the coming auditions on site and online. It's the new season of The Voice Teens. Abangan ngayong 2024. Cheers to 2024! This Monday, isang icon ang ating makakasama. Mom, she knows! Pag-usapan muna natin yung love life mo. Isusunod natin ay yung bangon. Tigas ulo mo, no? Lagi po siyang may dalang candy. Napalok yung pinakakain. No, pare-parehas kami ng hininga sa eksena. Pwede bang marinig namin ang mga New Year's resolution na hiling ko na lahat? Yes. Ng buhay. Sama-sama tayo sa unang araw ng 2024. Sa lahat ng henerasyon na tayong pinipili, grabe po kayo. Let's go, boom! Let's spread good vibes. 100,000 para buong taon, happy and in love. My only love. Use mall in a song. Itak-tak mall. Vice ganda. Hoy! Grabe na. Tama lang, matatanggal yung dikit. It's showtime! Sa pagpasok ng bagong taon. Ito kay Enteng. Kasi yung nagbugay. Yung totoo nga yung suspecha ni Rigon na pakataka si Tanggol sa kulungan. Sino po sila? Tatay ako ni Jesus Nazareno di Magina. Bibisita tayo. Tek! Nasadya natin. Ito na ba ang simula? Tanggol, dito tayo! Salamat, Tanggol. Lagi mo nang alam binubuhis yung buhay mo para sa akin. Hindi akong mamatay para sa iyo. Tungo sa kanyang huling paghinga. Ayun sila! Hanugugan niya! Sige na, umalis na kayo! Umalis Tanggol, na kayo! Siya. Hindi natin laban to. Baka dito pa tayo mamatay eh. Ayaw mo akong samaan. Ako ang haharap sa kanila mag-isa. Boss, ayun siya! Sa wakas. Ibalik mo ang sama mo! Mamatay muna ako! Bago mabaro yung sanse mo ka! Papayaran mo ang pagpatay na ginawa mo sa anak ko! MPJ's Batang Quiapo. Magpapasok ako ng bagong operations manager, Mr. Bingo Mariano. Hindi ba good sa'yo na magkatrabaho tayo? Dati ako yung nagbibigay ng work. Dati ikaw ang boss ko. Tapos ngayon ako na. And I don't like it. We're conducting a random inspection ng lockers today. Bingo, we already have the evidence here. And you can be terminated from your job, Lisa. Pwede namang suspension nyo na. So are you saying malitong ginagawa ko? Saktan sila. So what do I do now? Mag-sorry ka. I will not apologize for who I am. I will not calm down hanggat walang nananagot sa pagkamatay ni Edward! Kung ako sa'yo, itigilan ko na to. I'm just here to warn you, ma'am. You might be harboring a criminal. Huwag! Now, huwag niyong bubuksan yan! Can't buy me love. Ang ko na nasaktan, Coach. Can we take a break? Huwag naman ganito. Mahal kita, Tim. Alam mo, kahit pa'y paglapit ko, kahit ano pa yan. Ay, buti ka talaga. Iisipin kung may gusto ka sa akin. Napakapapansin mo, alam mo ba yun? What would you do kung interested talaga ako sa'yo? Roxanne Cristobal. Over my dead body! What? Swerte ka sa girlfriend mo, huwag nang pakawalan. Di pa kami. Akala ko kayo. Pag-aasa pa pala ako. I won't see in my nightmares tonight, you know. Mahal mo pa rin si ate. Gino, hindi ako si ate. Give him the chance. Walang chance, Gino. Sa huling tatlong linggo. Umamin ka na. Talatang lata ka, hindi mo aminin. Boss, papakilala na kita sa grupo. Sa lubungin ng bagong taon. Marami tayong kailangan pag-usapan. Sa pagputok ng mga emosyon. All secrets. I have to do what I have to do! Will be. Leave me alone, Luna! Unmasked. Alam ko na kung sino pumatay sa atin, Luna. Sino? The Ever to Remember. Nitong taon, pinabilib tayo ng mga kapamilya nating nagbahagi ng kanilang mga sarili para sa ikabubuti ng iba. Balikan natin ang kanilang mahalagang kwento ng pagmamalasakit sa abot ng kanilang makakaya.
Ayun na, ilagay na natin yung bawa. Likas sa mga Pilipino ang pagiging matulungin. Thank you, Lord. May gusto ka bang gift na matanggap? Ano man ang kani-kanilang dahilan, pinatutunayan nila na wala sa anyo o estado sa buhay ang kagustuhang magbigay kaginhawaan sa kapwa. Tao po! Tao po! Tao po! Ngayong taon, maswerteng naging saksi ang tao po sa maraming kwento ng pagmamalasakit ng mga Pilipino. Una sa listahan ng mga guro sa Gabaldon, Nueva Ecija na nakilala ko. Linggo-linggo nilang kalbaryo ang dalawang oras na maalog na biyahe papunta sa paaralan sa gitna ng Sierra Madre. Kung walang pondo para sa pamasahe, 4 oras ang lakaran papuntang Mabaldog para maturuan ng mga katutubong dumagit kabuluan. Pagka ulan, hindi ka mo pwedeng lumakad dyan kasi hindi mo alam kung asa'y malalim. Magbigay nga ng kulay pula! Hindi matatawaran ang sakripisyo ng mga guro ng Mabaldog Elementary School na isa sa higit 9,000 na last mile school o yung mga eskwelahan na malayo sa mga sentro, kaunti lang din ang mga kwarto at madalas walang kuryente. Minsan po napapaisip din ako, parang may time na bakit ba ako nandito, ganun. Ang pinakamahirap po yun, iwanan mo yung pamilya mo. Yung time na aalis ka sa bahay mo, sabihin na ingat ka, ayun, walang signal, hindi makakausap, walang internet. Pero para sa mga bata, kakayanin, hindi susuko. Maging ang mga estudyante na nakatira sa malalayong sulok ng Sierra Madre, hirap ding makarating sa nag-iisang eskwelahan sa Mabaldog. Isa lang ito sa mga ilog na kailangan tawirin ng mga bata papunta sa eskwelahan. Kapag bumuhos yung ulan, umaabot ng hanggang dibdib yung tubig dito kahit hindi na nakakapasok yung mga bata, wala nang pasok. Sa layo ng binabagtas araw-araw, malinaw na walang ilog, walang bundok na makapipigil sa mga batang pursigidong makapag-aral. Minsan pag bumababa kami, umuulan ako, minsan ay malalim yung tubig. Naabutan ako kami malalim yung tubig yan sa daan. Eh pag ganun? Oo, diretso lang ako kami. Bakit gusto niyong dumiretso pa rin? Oo, para ako matuto. Ang kagustuhan ng mga batang magkaroon ng edukasyon at hangaring mapagtapos sila ang nagtutulak sa mga guro na ipagpatuloy ang kanilang misyon. For the birds, for the fishes, for the flowers and the trees. Lalo na po nakita ko yung sitwasyon ng mga patutubo ritong bata. Talagang kailangan na kailangan po nila yung maturuan. At nasa gayon po, talagang hindi sila masabi nga mapag-iwanan noong panahon. Pagmamalasakit sa mga batang tila na pag-iwanan ng panahon ang naging dahilan naman ng isang part-time teacher para simulan ang proyekto sa Caloocan. Hello po! Kaya mga bata, meron tayong bisita. Hi! Si Miss Bernadette. Ipasalubong kami. Ito ang libreng basa, libreng tinapay ni Lawrence Cusipag. Tuwing Linggo, imbis na magpahinga mula sa trabaho, iniimbitahan niya ang mga bata sa kanilang lugar para magbasa at mabusog sa simpleng merienda. Malaking factor din na may libreng pamerienda dahil masarap naman talaga magbasa habang may merienda. December 2022 nang simulan niya ang community library. Inspirasyon niya ang bunsong kapatid na si Darren. Yung kapatid ko back then ay grade 3 na siya pero nahihirapan pa rin siya magbasa. So ang ginawa namin, yung mga libro niya sa bahay, nilabas namin dun sa tapat ng bahay namin hanggat yung mga kaibigan niya ay dumating hanggang sabay-sabay sila nagbasa. Higit sa masayang kwentuhan at masarap na merienda, gusto ni Lawrence na matutunan ng mga bata na mahalin ang pagbabasa. Para sa akin, ang pagbabasa ng opinyon ng iba ay mahalaga para bumuo ng sarili mong opinyon. At katulad ng sinasabi ko para sa bata, na maging critical lang sila kapag nilalagay nila yung sarili nila sa posisyon ng iba at iniisip ng iba. Baka mas maging empathic o mas maintindihan nila yung opinyon ng iba. Mula sa pagbusog ng isip ng kabataan, Pansit, ilan po kayo dyan tayo? Sikmura naman ng mga tao sa lansangan ang pinupunan ng isang tattoo artist sa Quezon City. May dala ako dito mga limang set ng ulam tsaka kanin. May mga nakita akong mga nakahiga dito sa ibabaw ng footbridge. Share natin.
Siya si June Eric Gabriel, nakilala rin sa tawag na Solar Boy. Sa unang tingin, hindi maiiwasang pangilagan siya dahil sa pagiging bordado ng katawan, pati mga mata. Miranda! Ngayon, sa halip na layuan, siya na ang nilalapitan. Tay, merienda po. At ang kanyang ginagawang kabutihan, marami na rin daw ang naimpluwensyahan. May mga mabuting puso na nagdo-donate, 10K, 15K. Tapos may mga kasama din akong bikers, naglilibot dyan, marami kami nabibigyan. Iba raw ang ibinabalik na kagalakan ng makapagbigay kaginhawaan sa taong gutom at nangangailangan. Anong feeling mo pag ginagawa mo to? Yung ano po na maibsan ko po yung uho nila tsaka gutom, lalo na ganito. Nakikita ko, minsan ora mismo doon na nila kakainin. Kasi doon ko nakikita na parang kailangan nila nung time na yun. Doon natutuwa rin ako. Kung natutuwa si Solar Boy na maibsan ang gutom ng mga naabutan, dito sa shoe factory namin mismo. Ibang tuwa rin ang nararamdaman ni Abby Medina sa tuwing nakakagawa ng mga sapatos para sa mga kapamilyang PWD. Ang una naging clients namin, yung mga may problema sa paa, wala silang magamit na comfortable na shoes na hindi sasakit yung paa nila. Ayan, napaka-komportable. Isa si Orfa de Jesus sa mga customer na ginawa ni na Abby ng natatanging sapatos. Since birth ito, tapos nung nagtatrabaho ako, hindi yan lumiliit. Namamaga ang paa ko, both feet yan, left and right yan. Sinubukan ko, wow! Kahit tumatama yung rim niya doon sa aking buto, hindi ako nasasaktan. So napakaginhawa ng pakiramdam ko. Taong 2018 naman nang sadyain sila ng tallest man in the Philippines na si William Biscocho mula Lipa, Batangas, para sa kanyang custom-made shoes. Proudly, I can say, nagawa namin siya ng sapatos na maisusuot niya. Madami rin po kami natulungan na may irregularity sa paa. May bukol, flat-footed, may bunyon, deformed yung paa, medyo malapad yung paa compared sa normal size, maliit yung ng isa or dalawang size, yung isang paa compared dun sa isa. Iba yung level ng saya, iba yung level ng self-fulfillment. Every time na may natutulungan kami na makapagsuot ng sapatos, lalo yung mga matagal na hindi nakapagsuot dahil nga may problema sa paa. Meron silang mga sinishare na mga blessings. Isa sa mga walang katumbas na handog sa kapwa ay ang sarili. Pagsasantabi ng sariling kapakanan, pagsasakripisyo ng kaginhawaan para sa ikagagaan ng kanilang pasan at para maibsan ang kanilang pinagdadaanan. Yan ang mensahe ng mga kwento ng malasakit na ibinahagi natin ngayon na gustong ipabaon sa paparating na bagong taon. Susunod, ang mga kwento ng PWD na paghuhugutan ng inspirasyon. Nakapag-rewind na sila, kaya huwag nang magpahuli. Napakaganda, sobrang ganda. Alam mo, we're going to bring our family para maramdaman din nila yung naramdaman sobra, natin. Sobra. Ito yung pagbabalik sobra ng dong yan to serve yung pag-iintay natin. At saka deserve yung mula simula hanggang dulo na iyak. Grabe naman po. I'm gonna watch it over and over again. I'm ready to cry again. Akala ninyo, doon sa full trailer, alam na ninyo yung storya. Nagkakamali kayo, kailangan nyo panoorin. Rewind, now showing. Ngayong Linggo, araw-araw nakikita-kita kayo. Okay naman. 20 branches. Napakayabang mo, kala mo sa'yo yung branch. Gamot sa lugot, meron yan dito. Isang karangalan pa pagsilbihan nyo, ganyang kagandang katawan. Katawan? Banot? Kailangan nakatingin sa akin. Eh, vitamins para manalo. Hello. Kanino kanta yan? Kay Moira yan? Kanina ka pa. May kaaway ka pa? Sino yung pinagbabantaan mo? Makukuha rin kaya rito? Correct. Correct! Correct! Palakpak! Galaw-galaw! Everybody sing! Linggo, 7 p.m. Magnus Raven! Bye-bye! Parang mas masaya siya dito sa picture. True, sa mushroom. Pero wala namang pagkakaiba yung niti niya dito. Parehas naman dito. Super gagan chili sa video. Nahanap ko yung gan chili. Wala. Hindi ko kayo magandang. Nagagan chili. Hindi naman
See your voice. Magulo yung 2023. Ang dami mga nangyari na hindi natin ine-expect. 2023, adventure. Isang roller coaster ng mga emosyon. Oh my God! Challenging. Pero triumphant pa rin ang mga Pinoy. One, yes! Taong 2023, para siyang isang malaking leksyon para sa ating mga Pilipino. Sa likod ng Balita 2023, the ABS-CBN Year-End Special, December 30, 2023, 9:45 p.m. at December 31, 2023, 10:30 p.m. The Super View Sunday. Hello, Dos. I'm your wife. Instant kasal? Legal nga talaga to. Misis nga talaga kita. Kaya kailangan maghiwalay na tayo. Grabe naman, hiwalay agad. Ang bilis naman. To instant hiwalayan? Ito yung mga grounds para sa annulment natin. Unbearable jealousy. Nagselos ka sa mga ex ko. Hindi ah. Nandito pala yung misis ko. Kaso maghihiwalay na rin kami. Kailangan ko kasing gawin to. Ayoko na. So, paano tayo maghihiwalay? Mend your broken hearts on Kapamilya Online Live. Goodbye, my future ex. Can't Help Falling in Love, Sunday, 10:30 p.m. sa Kapamilya Online Live. Welcome aboard. May bagong kontrata. Madilim na pintura ay magsasama. Wala akong pakialam kung anong gusto mong gawin sa magkapatid na yun. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong gawin. Clap, clap. Matakpan kaya ng itim ang kanilang tunay na agenda. Sinasabi ko na nga ba may tinatagong sekreto yung Criselda na yun eh. Hanggang kailan ba tayo makikipagpatintero kay Bongbong at Bigos? Kailangan kong tapusin to para makasama ko na ulit yung mga kapatid ko. Nauubusan nga ng isusuot na maskara ang hangal na magaling magmanipula. Hindi ko na mahihintay mabuuyang magkapatid na yan. Hindi ko maiintindihan. Bakit ba niya pinipilit na magkahiwa-hiwalay kami ng mga kapatid ko? Kailangan ko na rin kumilos ng sarili ko. Kasi sino na mauunay mo? Sa pagpasok ng Linggo, sa dilim ay may nakatagong piraso. Ito na kaya ang tunay na bubuo sa mga paraiso. Naalala ko yung mga anak ko. Si Diana, si Beth, si Amy. Parang ang lapit-lapit lang nila sa akin. Pira-pirasong paraiso. Ito na ang araw na pinakahihintay natin. Hindi lang ako handang harapin ang mga buwan kami na. Handa na akong pabagsakin sila. Pagpasok ng bagong taon, I would like to acknowledge the presence of Buen Camino Memorial Hospital's new majority shareholder. Makakasaksi ka ng totoong pasabog. Magandang araw sa inyong lahat, maliban sa Victoria Buen Camino. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, masakit pang tamaan ng karma. Marami pa ang mangyayari. Naglalaro kayo ng bahay-bahay kahit narasan pa rin tayo. Gusto ko nang makipaghiwalay. Hindi pa ako tapos lupas. Nagsisimula pa lang ako. At marami pa ang mayayari. Isusunod kita sa tatay mo sa kabilang buhay. Nag-aapoy na damdamin. I am producing Zoomers. It's another youth-oriented series and 5 lead characters ang hinahanap namin. I look for actors, not celebrities. Ang importante sa atin is makuha yung mas raw and mas authentic. Action! Alam ba ng pamilya mo to? We're all like it! What you're doing is wrong. Anong gusto mong gawin ko para matupad? Kailangan kumabar siya pa. Napapressure ako. Honestly. Drop your script. Seryoso pala siya. Hindi pala siya M&M lang na audition, go-see. Sorry. Gagalingan ko. Sige, out ko yung game ko. Samahan natin si Kabayan Noli De Castro, balikan ang kahanga-hangang kwento ng paglaban ng mga kapamilya nating persons with disability. Paghugutan natin ng inspirasyon ang mga natatanging individual na may kakulangan man sa pisikal ay buong-buo naman ang puso at kalooban na humarap sa mga hamon ng buhay. Kabilang sa mga naitampok sa programa ngayong taon, ay ang masisipag, determinado at buo ang loob natin mga kabayang person with disabilities.
mga taong nagbigay inspirasyon sa pang-araw-araw na pakikipaglaban sa mga hamon ng buhay. Nariyan si Ginoong Fidel Esclanda mula Lopez, Quezon na 6 na dekada ng bulag. Sabi ng mga magulang ko, ako raw inianak na kompleto, walang kapansanan. Nung pag-abot ko ng 2 taon, doon ako nagkaroon ng depresya ang mata. Kaya sa loob ng mahabang panahon, ang lumang tungkod at talas ng pakiramdam ang kanya naging kaagapay para makalakad at makakilos ng maayos. Aka dyan mga kaibigan, tinapay! Big boy mani! Iniikot ni Mang Fidel ang kanilang lugar, makapaglako lamang ng kanyang paninda. Bibili? Ano pang ibang lako mo dyan? Tinapay! Kabisado na rin ni Mang Fidel ang pera sa pamagitan ng pagkapa sa mga ito. Ito, 5. Ito, pinagong. Oh, binibili ko yan ng 20, binibinta ko ng 25, di may 5 piso ako. May dilis pa. Pinili ko rin ito, 15. Ibinibinta ko naman ng 17, may 2 piso ako kada isang balot. Biudo na si Mang Fidel, pero patuloy siyang kumakayo dahil ayaw niya maging pabigat sa pamilya. Napabilib din tayo ng mamang sorbetero mula naman sa Mandaluyong City. Ilang taong ka nang nag-ice cream? Ano na, may 20 years megit na po. Paano pag hindi naubos? Hindi naman po siya nasisira kasi may yelo naman po siya. Naubos mo yan maghapon? Hindi. Hindi? Bira, ano lang po, pagkalimbawa may order lang po sa akin, kung mga event ba. Nakaumbok ang kanyang dibdib at kapansin-pansin din na walang kaliwang kamay ang 50 taong gulang na si Vicente Deresa o Vincent. Naputol po ito nung bagong taon. Bakit? Nahawakan po yung puputok na akala walang sindi. Kaya para makapagtinda ng maayos, pinasadya ni Vincent ang lagayan ng apa na nagsisilbing kaliwang kamay niya kapag nagtitinda. Ito yung pina-idea ko, sabi ko pa ako, mas maigi kung ito natatanggal kasi malilinis-linis ang ko. Nakadepende naman sa panahon ang kita ni Vincent. Pero pinagsisikapan pa rin niya ito para sa kanyang 6 na mga anak. May 5 taon na rin siyang single parent, gayunman isa lang ang sinisigurado niya. Lahat ay kaya niyang gawin para sa kanilang kinabukasan. Pasok po kayo mga idol. Isa ring ulirang ama ang nakilala natin sa Sampaloc, Quezon. Yeah! Ang namamalakayang PWD na kumatok sa ating mga puso sa pamagitan ng TikTok na si Bernardino Sepato o Dino. Pinanganak siya na maikli ang mga binti at hita at walang kaliwang kamay. Sabi ng nanay ko, siya daw po na pinaglihandan po nila ako sa alimasag kaya nagkaganito po ang aking buhay. Pero sa kabila ng kalagayan, sinikap ni Dino na maging kapaki-pakinabang sa pamilya. Ako po ay papuntang Ilog at ako po ay mamamalakaya. Yan, baka sakali po makakadami ng huli, hindi may pambili pong bigas. Nanguhuli siya ng mga lamang ilog katulad ng hipon at maliliit na alimbango para maipambenta. Wala naman po ibang tanggang gagawa, kaya kinakaya po para mabuhay. Pilit niyang kinakaya ang mga pagsubok hindi lamang para sa sarili, kundi maging sa nag-iisang anak na si Aser. At sabi ko nga, Lord, kakayanin ko po ito, wag lang po ako magkasakit. Ayan, magpapalit ako ng pampers, tatae, iiyak, magpapadidi. Pero na maging sakitin si Dino, pinatira muna niya ang anak sa ina nito. Nangungulila po ako sa anak ko po, Toto, hello. Naiyak na naman ako. Ayaw ba ipapakita mo yung bagong kupit? Anak ko! Paglalive sa TikTok naman ang isa sa naging paraan niya para mabawasan ang kalungkutan. At bonus pa ng ilan sa kanya mga followers ay ang pagpapadala ng pera
o kaya'y mga gamit tulad ng kanyang cellphone. Sabi nila, pagpatuloy mo yan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Narito lang kami at nakasuporta. Tuloy lang din ang buhay para kay Ginang Ermenda Lumakad ng Pasig City mula nang maaksidente siya sa trabaho noong 2016. Nang hindi gumagaling ang mga sugat ni Ermenda, natuklasan na may diabetes pala siya at kinakailangan putulin ang kanyang kaliwang paa. Naging malaking dagok ang kapansanan ni Ermenda, lalo't dalawa sa kanya mga anak ay nangangailangan din ng tulong medikal. 5 days ako sa emergency room kasi inagapan nila ako. Kasi sabi kasi, Doc, agapan niyo ako kasi meron po kasi akong anak dalawang pinabuhay, walang mag-alaga. Kaya nga sabi ko, gawin niyo lahat, Doc. Ang pera nandyan lang, makikita lang. Buhay ko hindi na makikita. Kawawa naman yung special child ko. Buti na lamang at nabigyan siya noon ng artificial leg ng kanilang lokal na pamahalaan. Pero mahirap na itong gamitin. Hindi, wala ang pera. Tiis na lang ako muna dito. Meron namang bukal sa puso magbigay sa akin ng tulong. Salamat. Kagapay ang isang non-government organization, hinandugan natin ng bagong artificial leg si Ermenda. Hindi naman may tago ang labis niyang kasiyahan sa natanggap na biyaya. Papasalamat ako sa ating Rotary Club of Makati West, Rotary Club of Una, and kay Doktora, ang ganda. Oo, at sa mga kasamahan niya. O, nandito sila. Tapos si Noli Di Castro, sir. Maraming salamat, sir. Pagpalain ka ng Panginoon. Maliban kay Ermenda, nakapaghandog din tayo ng tulong sa iba pa nating mga masisipag at prosigido mga kababayan na persons with disabilities. Ang malaking tulong po yan para po sa akin po, para pagdating po ng panahon, dumami ko siya ng dumami, meron akong maibinta. At ito bagi ba? Ha? Oh, yan. Ano yan? Para sa mga estudyante mo, ha? Thank you po. School supplies. Ito po isang napakalaking bagay na tulong nyo sa mga doktor katulad ko na walang sinasandalang pagkukunan ng matibay na kabuhayan. Maraming po salamat, kabayan Noli Boy Di Castro. Hindi ko po ito malilimot. Sa bawat kwento na ating naitampok, napatunayan natin na kahit ano pa man ang ating kalagayan sa buhay, walang imposible basta may pangarap na sinasamahan ng sipag, tiyaga at determinasyon. Lakas lang ng loob, ano lang. Tsaka huwag mong hayaan na ikaw ang hawakan ng problema, kundi ikaw ang magkocontrol sa problema. Mga idol, kahit tayo isang ganito, huwag kayong mag-alala. Lagi na diyan po ang Panginoon Diyos. Laban lang kayo, idol. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kahit tayo PWD, kahit sa pakatingin ng tao, ay wala tayong silbi. Pero meron tayong silbi. Yung bang tayo nakapagpasaya. Umiti man lang tayo sa camera. Masaya na eh. Sa pagtatapos ng 2023, gusto kong ipaabot kasama ng buong kwersa ng tao po ang taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat na tumutok at sumuporta sa aming programa. Umaasa po kaming patuloy ninyo kaming papapasukin sa inyong mga bahay sa darating na taong 2024. Ako po si Bernadette Zambrano Aguinaldo at ito po ang tao po. Happy New Year! Tao po, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Tao po! Tao po! Tao
Ako, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Atid namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Atid namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Atid namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Atid namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po!